Malapit nang magtakip silim at maingay na rin ang paligid dahil sa konting oras na lang ay magpapasko na. Sa mga Pilipino, napakahalaga ng Pasko. Ito kasi ang kadalasang selebrasyon na nagkakasama ang mga pamilya at masayang nagsasalo-salo. Isang beses lang din ito sa isang taon, kaya naman ang tradisyong ito ay isa sa pinaka-importante sa ating mga Pilipino. At saan ka man sa mundo, hindi mapapantayan ang Paskong Pinoy. Ika nga nila. Ngunit sa araw na yon ay may isang taong namimilipit sa sakit at halos malapit nang mawala na ng dugo sa katawan dahil sa tama ng bala sa kanyang tagiliran. Si Riv. Pasuray-suray na si Riv na naglalakad at panay rin ang kanyang sulyap sa kanyang likuran upang makasiguro na walang nakasunod sa kanya na kalaban. Masakit na umul ni Riv habang patuloy na dumudugo ang kanyang tagiliran. Hindi lang ito halata dahil itim ang kulay ng kanyang suot. Hanapin niyo ng mabuti! Hindi pa nakakalayo ang lalaking yun! Sigaw ng isang boses. Naging alerto si Riv nang makilala ang boses na yun. Isa yun sa mga lalaking humahabol sa kanya. Kaya naman kahit na umiikot ng paningin ni Riv, pilit niyang binibilisan ang kanyang lakad. At nang makarating siya sa isang tulay ay nagtago sa liblib na parte doon. Siniksik niya ang sarili upang hindi makita ng kalaban. Halos hindi na huminga ang binata nang marinig ang mga yabag ng paa sa itaas ng tulay. Kung hindi lang siya nabaril ay baka kaya pa niyang makipaglaban. Kaso malalim ang kanyang tama. And he has lost too much blood already. Sinipat ni Riv ang lugar na kanyang kinasasadlakan. Madumi ang tubig sa ilalim ng tulay at maraming bahay sa di kalayuan. May ilang bata pang nakita si Riv na naglalaro ng firecrackers. Mariin na napapikit at umungol si Riv nang pumitik ang sakit sa kanyang tagiliran. Akmang tatayo na siya nang magdilim ang kanyang paligid. Sa kabilang dako naman, ngiting-ngiti si Nelly na nilalakbay ang tulay habang binibilang ang kanyang perang kinita sa paglalako ng kahanin. Mabenta kasi yun dahil salubong na sa Pasko. Pakanta-kanta pa si Nelly. Yes! Sambit ni Nelly nang umabot sa 500 pesos ang kanyang kinita. May pang Noche Buena na kami ni tatang mamaya. Sunod namang saad ni Nelly. Sinilid nito nang maayos ang perang kinita sa bulsa ng kanyang shorts at masayang naglakad habang ipit-ipit sa kanyang kilikili ang sinidlan ng kanyang paninda kanina na ngayon wala ng laman. Malapit nang makatawid si Nelly sa tulay nang may marinig siyang munting mga ungol. Nanlalaki ang kanyang mga mata at napatakip ng kanyang bibig. Naku naman, may gumagawa ba ng milagro sa tabing ilog? Untag din Nelly sa sarili. At dahil likas siyang kuryoso, sinundan niya ang umol na yon. Napa-sign of the cross pa si Nelly habang papalapit nang papalapit siya sa pinagmula ng umol. Naku naman, magpapasko. Kapanganakan ni Jesus pero eto ako, gagawa ng kasalanan. Pagkakausap ni Nelly sa sarili. Tumigil saglit si Nelly at hinawakan ang handle ng kanyang basket na gawa sa abanigo. Tutuloy o hindi? Tutuloy o gagawa ng kasalanan? Pag-iisip pa ni Nelly. Tuloy siyempre. Putol ang pagka-eksahirada ni Nelly nang biglang may sumingit sa kanya. Help! Mahina at malalim na usal ni Riv. Tatang! Sigaw naman ni Nelly sa gulat na makita ang isang lalaki na nakasandal ang katawan sa tagong parte ng tulay. Nakaupo si Riv sa maruming simento at nakayuko ang ulo. Kaya naman natatabunan ang kanyang gwapong mukha sa kanyang medyo may kahabaang buhok. Sir, buhay pa kayo? Hindi kayo isang multo dito sa tulay? Naku, marami pa namang nagsasabi sa akin na may maraming nagpaparamdam dito. Litanya ni Nelly. Si Riv na nakikinig lang sa maingay na bunganga ni Nelly ay halos mapailing. Kung kaya lang ni Riv na supuhin ang babae, ay matagal na niya itong ginawa. Kaso wala siyang lakas makipag-usap dito. Help! Help me! Putol-putol na wika ni Riv. Magpapasko na po, sir. Late na po kayo sa Halloween special. Wika pa ni Nelly. Lalapit ako, sir. Lalapit ako. Pero huwag niyo akong sasaktan, ha? Huwag niyong pagsamantalahan yung aking katawan. Pahabol pang biro ni Nelly at umabante tungo kay Riv. Ngunit ang pagbibiro at pagkakwela ni Nelly ay tila tinangay ng agos ng ilog nang makita niya ang dugo sa kamay ni Riv. Sir,
Anong nangyari sa inyo? Help. Help me, miss. Paulit-ulit lang nausal ni Reeve. Binitawan ni Nelly ang dalang basket. Umupo si Nelly at tinignan ng mabuti ang sugat ni Reeve. Napalunok ng malalim si Nelly na makita ang mga preskong dugo. First time niyang makakita ng ganong klaseng sugat at ganon karaming dugo. Tatawag ako ng tulong, sir! Determinadong wika ni Nelly kay Reeve, ngunit wala nang makuhang sagot dito. Nagtawag si Nelly ng masasakyan nila ni Reeve tungo sa ospital. Nahirapan pa siya dahil wala masyadong dumadaan na tricycle sa lugar. Taxi! Taxi! Pikit matang sigaw ni Nelly na makita ang isang vacant na taxi. Gumuso na lang si Nelly dahil alam niyang wala nang matitira sa kanyang kita ngayon. San po kayo, ma'am? Wika ng taxi driver kay Nelly. Ay! Saglit na napatigil si Nelly. May kasama po ako, Manong. Ang boyfriend ko po. Tulungan niyo naman po akong isakay dito yung boyfriend ko. Natamaan kasi ng bubog kaya hindi masyadong nakakalakad. Palusot ni Nelly. Ilang sandali pa bago pumayag ang taxi driver at lumabas ng sasakyan nito. Nang maisakay ni Nelly at ng taxi driver si Reeve sa kotse, sinabi kaagad ni Nelly ang lokasyon ng pinakamalapit na ospital. Pero umalma ang nanghihinang si Reeve. No, huwag sa ospital. Ayaw ko doon. No hospital, please. Wika ni Reeve na nakasandal kay Nelly. Ha? Tanong ni Nelly naman. Naku ma'am, takot pala sa ospital ang boyfriend niyo. Baka pwedeng sa bahay niyo nalang dalhin. Singit naman ang driver. Eh, aalma pa sana si Nelly nang sumabad si Reeve. That's nice. Sa bahay niyo nalang, babe. Tugon ni Reeve. Hindi alam ni Nelly kung ano ang gagawin dahil sa sinabi ni Reeve. Ginagapangan siya ng kakaibang init sa kanyang mga pisngi at tila naiihi sa kinauupuan. Sinakyan lang naman ni Reeve ang sinabi ng driver at tinawag siyang babe. Bahagyang nakaramdam ng kiliti doon si Nelly. Kaso, nang makarating na sila sa kanilang bahay, halos mangiyak-ngiyak niyang inabot sa taxi driver ang 350 na pamasahin nito. Kulang pa ngayon pero Christmas gift na lang daw ng driver sa kanilang magkasintahan. Akala mo lang Manong, akala mo lang akin tong sir na to. Pero hindi, napulot ko lang din to. Wika ni Nelly. Nelly anak? Muntik nang maitulak ni Nelly ang lalaking akay niya na si Reeve. Tatang! Si Nelly naman. Diyos ko, sinong lalaki tong inuwi mo Nelly? Alam kong magpapasko. Kaso, hindi ganitong regalo ang sorpresa ang inaasahan ko. Sinanding sa kanyang anak na si Nelly. Mamaya ko na po ipapaliwanag sa iyong lahat, Tang. Tulungan mo muna ako dito. Para mababali na yung buto ko eh. Ngiwing wika naman ni Nelly. Anak, sinong lalaking to? At bakit may tama ng baril yan? Tsaka, bakit dito mo yan dinala sa bahay natin? Hindi ito ospital, anak. Wika ni Nanding sa kanyang anak. Na abalang-abala sa paghahalungkat ng kanyang first aid kit. Ayaw niya po kasing magpadala sa ospital, Tang. Naaawa naman ako. Si Nelly naman habang inaayod ang mga gamit upang magamot si Reeve. Anak, baka nakakalimutan mong hindi nursing ang kursong natapos mo at wala kang lisensya. Suway ni Nanding sa kanyang anak. Alam ko, pero Tang, wala tayong magagawa. Ayaw kong mamatay tong si sir dito sa bahay natin. Tama nang nagpaparamdam sa atin si inay. Ayoko nang dagdagan pa yung isa pang multo. Dahil sa sinabi ni Nelly ay nabatukan siya ng kanyang ama. Hindi man lang kasi nito alam na magseryoso habang may taong nag-aagaw buhay sa kanyang harapan. Wala akong maitutulong sa iyo anak kung gagamutin mo ang lalaking yan. Pero dito lang ako sa labas. Tawagin mo lang ako kapag may kailangan ka. Bili ni Nanding sa anak at tinapik ang balikat nito. Tinanguan naman ni Nelly ang ama at nang mawala na ito sa kanyang paningin ay saka siya bumalik kay Reeve na nakahiga sa kanyang kama. Dinumihan pa talaga ang higaan ko. Panghihimutok ni Nelly. Don't worry. Babayaran kita sa lahat ng dinulot kong gulo sa iyo, miss. At babayaran kita sa tulong mo sa akin. Biglang wika ni Reeve at binuka ang mga mata. Napatanga naman si Nelly na makita ang kulay asul nitong mata na namumungay. Degree holder lang ako sa pagiging guro. Kaya pag-eeksperimentuhan lang kita kung paano natin makukuha ang bala dyan sa tagiliran mo. Wika ni Nelly. There's no need to. Mag-assist ka lang sa akin.
Si Riv saka bumangon, dinaluhan naman ito ni Nelly na makita na hirap na ang lalaki. Ikaw ang bahala, saka dun sa sinabi mong babayaran mong tulong ko. Wag na. Hindi naman lahat ng tulong kailangan may kapalit. Sapat na ang thank you. Si Nelly. Napapikit na lang ng kanyang mata si Nelly habang mano-manong kinuha ni Riv ang balang bumaon sa kanyang tagiliran. Matapos makuha ang bala ay si Nelly na ang naglinis dun sa sugat na iniwan ang bala sa tagiliran ni Riv. At habang pinapaikot ni Nelly ang bandage sa katawan ni Riv, ay napapalunok naman siya. Batak na batak kasi ang katawan ni Riv at matigas ang mga muscles nito. Halatang ito'y naalagaan. At kita rin niya na may ilang tattoo ang lalaki sa likod nito na nagpamangha sa kanya ng lalo. Ito lang pala ang kaya kong ipahiram sa iyo na damit, sir. Magpasensyahan mo na. Wika ni Nelly at binigay ang isang lumang t-shirt at faded na shorts. Halos di maipinta ang mukha ni Riv na makita ang damit na binigay ni Nelly. Dinala ni Riv ang damit sa kanyang ilong. Hindi niya maipaliwanag ang amoy nun. Hindi niya alam kung amoy perfume ba o ano. Fabric conditioner yan. Agap naman ni Nelly na makita ang ginawa ni Riv. Fabric conditioner? Si Riv naman. Oo, yan ang nilalagay sa damit matapos labhan para bumango. Paliwanag ni Nelly. Nagkibit balikat na lang si Riv at walang pasabing naghubad sa harapan ni Nelly. Nagkanda-uga naman si Nelly sa pagtalikod kay Riv. Lalabas lang ako, sir, upang bumili ng pang-Noche Buena namin. Magpahinga ka na dyan. Saad ni Nelly at kumaripas palabas. Hindi na mabilang kung ilang beses nang napabuntong hininga si Nelly habang nakatutok sa pera na nasa kanyang palad. 150 na lang ang kanyang pera. Gusto sana niyang bumili ng hamon kaso hindi na yun kasha dahil sa pamasaheng kanyang binayaran kanina sa taxi driver. Kung hindi lang talaga gwapo yung lalaki kanina. Este, kung hindi lang sana ako mabait, untag pa ni Nelly sa sarili. Sa huli, sliced bread, peanut butter at coke na lang ang nabili ni Nelly. Binabagtas ni Nelly ang makitid na daan tungo sa kanilang bahay nang maalala niyang hindi pa pala niya kilala ang lalaking tinulungan. Maya-maya, magsasagawa ko ng interview sa kanya. Sa ngayon, hahayaan ko munang magpahinga si Sir, untag ni Nelly sa sarili. Ate Nelly, Merry Christmas po! Bati ng mga bata kay Nelly nang mapadaan ito sa bahay ng kanilang mga kapitbahay. May kasikatan din kasi si Nelly sa kanila dahil libre siyang nagtuturo sa mga bata sa kanilang barangay. Merry Christmas din sa inyo, children! Ganting bati ni Nelly. May isang babae na lumapit kay Nelly. Kapitbahay niya rin yun. Nelly, sa inyo ng tatang mo. Salamat sa pagtuturo mo sa mga bata dito sa atin ha. Ani ng isang babae at binigay ang isang Tupperware ng pansit. Naku, ang dami naman po nito. Wika ni Nelly. Huwag kang mag-alala, Nelly. Marami kaming niluto. Agap din naman ang babae. Maraming salamat po. Magalang na untag ni Nelly. Pagkarating ni Nelly sa kanilang bahay ay kaagad niyang hinanda yon sa kanilang mesa. Ang tatang nanding naman ni Nelly ay niluto din ang sobra nitong manok sa kanilang lumang ref. Sorry, tang. Ito lang ang nakayanan ng natirang pera ko. May lungkot na wika ni Nelly habang pinagmamasdan ng kanilang munting handa para sa pagsalubong ng Pasko. Bumuntong hininga si Nanding at saka ni Yakap ang anak. Ayos lang anak. Pagsusuyo naman ni Nanding kay Nelly. Kung buhay lang sana si nanay ngayon. Mahinang usal naman ni Nelly at ni Yakap pabalik ang ama. Isang OFW dati ang ina ni Nelly sa Kuwait. Kaso ito ay namatay dahil sa pananakit ng amo nito sa ibang bansa. Labis-labis ang pagsisisi ni Nanding na mga panahong yun kung bakit hinayaan niya na ang asawa niya ang magtrabaho at sinisisi ang sarili. Pero sa kabila nun ay napalaki naman ang maayos ni Nanding si Nelly at nakapagtapos na ng pag-aaral. Nais ni Nelly na mangibang bansa rin kaso pinigilan ito ni Nanding. Gusto ni Nanding na kumuha muna ito ng licensure examination for teachers para naman magamit nito ang pinag-aralan ng ilang taon. Okay na to anak, basta wala tayong sakit at magkakasama. Sapat na yun anak. Kasama lang kita anak. Ayos na ang tatang. Madamdaming wika ni Nanding. Pero lingid sa kaalaman ng mag-ama na Nanding at Nelly, lihim na nakikinig si Riv sa kanilang usapan. Sinandal ni Riv ang katawang nangihina sa isang dingding. Lalabas na sana siya sa kwarto at aalis na lang ng walang paalam. Ngunit nang dahil sa narinig niyang usapan mula sa mag-ama ay tila nahabag siya.
Mariing pinikit ni Reeve ang mga mata. Ni hindi man lang niya alam na kapaskuhan na pala sa mga susunod na oras. Wala nang ina si Reeve. Matagal nang wala ang kanyang ina at ang ama niya na lang ang bumubuhay sa kanya tulad ni Nelly. Kaso, ibang-iba silang dalawa. Ibang-iba sila kung papano sila pinalaki ng kanilang mga magulang. Si Nelly, pinalaking puno ng pagmamahal at lumaking masayahin. Samantalang si Reeve naman ay lumaki sa dahas at uhaw sa pagmamahal. Tang, pupuntahan ko lang muna si Sir, si Nelly. At nang marinig yun ni Reeve ay kaagad siyang bumalik sa matigas nitong higaan. Nang makahiga si Reeve ay mabilis niyang pinikit ang mga mata. Ramdam ni Reeve ang presensya ni Nelly sa kanyang tabi. Nanunuot din sa kanyang ilong ang bango ng babae na kanyang pamilyar nang hindi namamalayan. Sir, malambing na bigkas ni Nelly at saka tumama sa pisngi ni Reeve ang hangin mula sa ilong ni Nelly. Kumuyom ang bagang ni Reeve. Sanay na siya sa ganoong sitwasyon. Sa katunayan ay mas delikado pa doon. Kaso hindi maipaliwanag ni Reeve kung bakit biglang tumambol ang kanyang dibdib. Ang higing ni Nelly sabay lapit sa mukha ni Reeve. Halos magtagis ang bagang ni Reeve doon sa ginawa ni Nelly. It was the first time after a long time na may babaeng lumapit sa kanyang mukha ng ganong kalapit. Grabe, ang ganda ng pisngi mo, sir. Parang mas maganda pa sa akin. Walang pimple marks, walang kapintas-pintas. Wala bang hindi maganda sa'yo, sir? Walang hiyang wika ni Nelly at worried di ito bothered sa lapit ng mukha nila ni Reeve. Gigisingin lang naman sana kita, sir. Kaso, sarap ng tulog mo sa kama ko. Mamaya ka na lang kumain. Si Nelly at saka nagpa siyang tumayo. Muntik nang maikot ni Reeve ang kanyang mata dahil sa huling sinabi ni Nelly. Pinakiramdaman lang ni Reeve si Nelly. At nang makaalis na ito ay saka niya binuka ang mga mata at napabuga ng malalim na hininga. Piping na pabura si Reeve. What the heck is wrong with me? Suway ni Reeve sa kanyang sarili. Tila batang sinuway ni Reeve ang sarili. Mainis na pinatong ni Reeve ang isang braso upang takpan ang kanyang mga mata at pikit na matulog. Gustuhin mang umalis ni Reeve sa bahay nila Nelly ay hindi niya yun magawa dahil kapag gumagalaw siya, kumikirot ang kanyang sugat. Dumudugo pa rin ito. Habang nakapikit ang mga mata ni Reeve, iniisip niya ang mga taong humahabol sa kanya at gusto siyang patayin. Walang ibang maisip na suspect si Reeve kung hindi ang isang tao lamang. Walang ibang maghahabol sa kanyang ulo kung hindi ang isang tao lang na gusto siyang manipulahin at gawing aso na sunod-sunuran dito. Hindi na malaya ni Reeve na nakatulog na pala siya sa kanyang pag-iisip. At nang sumapit ang hating gabi, ang Pasko, masayang ginising ni Nelly si Reeve. Sir! Sir! Sir, gising na! Hindi na natin makikita yung fireworks sa labas! Kulit ni Nelly kay Reeve. Bagot at wala sa mood na nagising si Reeve. Pagod niyang pinukol ang tingin kay Nelly. Pero ang babae ay tila wala namang pakialam sa kanya. Labas tayo, sir! Aya ulit ni Nelly kay Reeve. Aalalayan naman kita. Nood lang tayo ng fireworks. Wika ni Nelly. Isang iling ang ginawa ni Reeve bago nagpatangay kay Nelly. Pinagbigyan ni Reeve si Nelly dahil ito ang taong tumulong sa kanya. Wow! Ang ganda! Wika ni Nelly na may malapad na ngiti sa mga labi habang pinagmamasdan ang kalangitang tila nag-iiba ng kulay dahil sa mga paputok. Tumingala rin si Reeve sa kalangitan gaya ni Nelly. He can't appreciate it, though it comes him for some reason. Ilang beses nang nakasaksi si Reeve ng mga fireworks at mas bongga pa sa nakikita niya sa mga oras na yun. Kaso, sa pagkakataong yun ay doon lamang siya napanatag. Tila ba pinapagaan nito ang matagal na niyang bigat sa kanyang nararamdaman? Merry Christmas, sir! Biglang bati ni Nelly kay Reeve. Kaya't napabaling si Reeve sa babae. Tila bago para kay Reeve ang mga katagang yun. Hindi niya alam kung anong isasagot dun. Yun kasi ang unang beses na may bumati sa kanya ng ganun. Hindi ko pa pala alam ang pangalan mo, sir. Ako si Nelly. Ikaw, anong pangalan mo, sir? Ngiti-ngiti na wika ni Nelly. Tumikim si Reeve. Reeve. Wika ni Reeve sabay lahat sa kanyang malaking palad kay Nelly. Tinanggap naman ni Nelly ang kamay nito. Ang tigas? Gulat na sambit ni Nelly nang mahawakan ang kamay ni Reeve. Napailing na lang si Reeve dito. Pasok na tayo, sir. Ay, Reeve pala. Si Nelly nangiti-ngiti pa rin.
Humarap ng maayos si Reeve kay Nelly. How? Usal ni Reeve. Kumunot ang noon ni Nelly at naitabi niya ang ulo. How? Ang alin, Reeve? Si Nelly. Paano ka nakakangiti ng ganyan? Tanong ni Reeve kay Nelly. Napakurap-kurap sa kanyang mga mata si Nelly. Si Reeve naman ay naghihintay sa magiging sagot ni Nelly. Nasa inyo po yan. Hindi naman madidiktahan ng isang tao na sumaya. Umumiti kapag ayaw nito o hindi nito gusto. Hindi tunay ang ngiti ang pagpilit sa sarili. Ako? Masaya lang ako na kapiling ko ang tatang nanding ko. Masaya ako na hanggang ngayon, kapiling ko pa ang tatang ko. Masaya ako kasi buhay pa ako hanggang ngayon. Oo, mahirap kami. Halos isang kahig, isang tuka. Pero lumalaban kami araw-araw. Wika ni Nelly. Walang naging imik doon si Reeve. Pumasok na tayo. Malamig dito. Si Reeve nang walang masabi matapos ang mahabang litanya ni Nelly. Napanguso na lang si Nelly at saka ito sinundan sa loob ng kanilang bahay. Napaupo si Reeve kasama si Nanding at Nelly sa hapag. Masayang nagkukwentuhan ang mag-ama pero si Reeve ay hindi alam ang gagawin. Nakatitig lang siya sa mesa na may ilang nakahandang pagkain. Tila nahihiya siya dahil siya itong nakikituloy at nanghihingi ng tulong. Tapos kakain pa siya sa konting handa ni Nelly. Kain ka na, iho! Aya ni Nanding kay Reeve. Yes, Mang Nanding. Tugon naman ni Reeve nang basagi ni Mang Nanding ang kanyang pag-iisip. Nais ni Reeve na umalis kaso hindi naman siya gumagalaw sa kanyang kinaupuan. Ako na nga! Voluntaryo naman ni Nelly at saka nilagyan ng pagkain si Reeve. Binigyan din ni Nelly ng sliced bread at peanut butter si Reeve. Kain na, Reeve! Hindi ka ba kumakain ito? Tanong ni Nelly. Isang beses na umiling si Reeve. It's not like that, si Reeve. Hindi man pamilyar si Reeve sa mga pagkain na kanyang nakikita sa kanyang harapan, ngunit alam niyang safe yun at mukhang masarap base sa kanyang pagmamasid sa mag-ama. Heto, kain na! Hindi na napigilan ni Reeve ang panlalaki sa kanyang mga mata na makita ang pagkaing hinain ni Nelly sa kanya. Pasensya ka na, ito lang yung handa namin ngayon. Tsaka kailangan mong kumain, magpalakas ka para naman makauwi ka na sa pamilya mo. Baka nag-aalala ng mga yun. Pagtutuloy ni Nelly. Reeve could only stare at his own plate bago tinango ang ulo. Thank you. Wika ni Reeve. Sa hindi inaasahan ni Reeve, tumagal siya ng isang linggo sa maliit na bahay ni Nanding. The house is already small pero mas naging maliit pa yon sa pagtira ni Reeve doon. Ngunit wala namang natatanggap na kahit na anong reklamo si Reeve mula sa mag-ama. Nagpatuloy lang ang mga buhay nito na parang walang ibang tao sa kanilang pamamahay. The only thing that bothers Reeve ay ang mga gastusin sa bahay nila Nelly since dumagdag pa siya sa buhay ng mga ito. Humingang malalim si Reeve bago nilapitan si Nelly na nagsusulat. Sa pagkakaalam ni Reeve ay nagre-review si Nelly para sa nalalapit nitong examination. Hey Nelly! Tawag ni Reeve kay Nelly. Agad namang napatigil si Nelly sa kanyang pagsusulat. Reeve! Si Nelly na nakapaskil ang malaking ngiti sa labi. For some odd reason, hindi alam ni Reeve kung bakit gusto niyang laging nakikita ang mga ngiting yun sa mga labi ni Nelly. May alam ka bang malapit na bangko dito? Si Reeve at napakamot sa kanyang batok. Ay oo, dyan lang sa malapit. Tugon naman ni Nelly. Sige, salamat. Sorry for interrupting. Wika ni Reeve at saka tumalikod kay Nelly. Nakadalawang hakbang pa lamang si Reeve nang may umangklas sa kanyang palapulsuhan. Bumaba ang mga mata ni Reeve sa maliit na maputing kamay ni Nelly. Nelly's hand seems too small sa malaking kamay ni Reeve. Pupunta ka doon? Tanong ni Nelly kay Reeve. Oo, sagot naman ni Reeve. Sa nagdaang gabi ay nakontak ni Reeve ang kanyang kanang kamay at nagdeposit siya ng pera dito sa kanyang alternative account para hindi siya matrace ng ama. At balak na niya itong i-withdraw dahil nais niyang bayaran si Nelly at ang tatay nito sa kabutihang binigay nito sa kanya. At gusto na rin ni Reeve na umalis sa bahay ni Nelly. Dahil habang tumatagal siya doon, pakiramdam niya, nagbabago na ang kanyang sarili. Idagdag na rin ang kanyang kakaibang nararamdaman sa tuwing nalapit siya kay Nelly. Samahan na kita? Magbibihis lang ako ha. Nakakabagot din kasi kaharap ang mga libro at notes.
Ngising untag ni Nelly. Hindi naman na nakapalag pa si Reeve at pinagmamasdan lang si Nelly na pumasok sa kwarto nito. Ang mysterious mo tignan, Reeve. Pasimpleng bulong ni Nelly kay Reeve. Tumatawid na sila sa pedestrian lane nang tumingkayad si Nelly upang kahit papano ay maabot ang tenga ni Reeve. Humagikik pa si Nelly. Kung ituring ni Nelly si Reeve ay parang nakakatandang kapatid na niya ito. Feeling close sa dito at komportable na rin siya sa presensya nito. Hindi kasi ito katulad ng ibang lalaki. Kumbaga para kay Nelly, gentleman at tahimik lang itong si Reeve. Dahil sa sinabi ni Nelly ay napatingin si Reeve sa kanyang suot na abong cotton shorts at army green shirt. Naka-face mask kasi siya at naka-itim na wool cap. Umiling na lang si Reeve. Matyagang naghintay si Nelly kay Reeve sa labas ng bangko habang maiinaasikaso ito sa loob. Nang lumabas si Reeve mula sa loob ng bangko, ay dala nitong isang maliit at malaman na itim na bag. Tapos ka na? Usisa ni Nelly kay Reeve. Tipid na umiti si Reeve kay Nelly bago tumango. May gusto ka bang puntahan? Si Reeve naman. Meron, pero tsaka na. Di ko dala yung pera ko. Wika ni Nelly. Hindi, puntahan na natin ngayon. Alma ni Reeve kay Nelly. Wala akong pera ngayon, si Nelly. Ako na ang bahala. Paniniguro ni Reeve. Reeve was uncomfortable while riding a tricycle. Mainit at mausok kasi tapos hindi siya sanay dun. Ngunit umakto lang siya na parang wala dahil ayaw niya yung ipahalata kay Nelly. Binalaan na ni Nelly si Reeve. Pero nag-insist pa din kasi si Reeve dito kaya siya lang din ang nagdala doon sa kanyang sarili. Sigurado ka dito, Reeve? Kahit ano talaga ang gusto ko? May pera ka ba? Nung nakaraan walang-wala ka tapos ngayon malilibre ka na sa akin? Saad din Nelly na makapasok na sila ni Reeve sa mall. Yeah. Tamad namang tugon ni Reeve dito. Anything you want. Dagdag pa ni Reeve. Sinusundan lang ni Reeve si Nelly hanggang sa makarating sila sa National Bookstore. Binitbit ni Nelly ang isang cart at namili ng mga magagamit niyang supplies sa kanyang review. Inuna niya ang mga highlighters. Sa counter na tayo, aya ni Nelly kay Reeve. Sinilip ni Reeve ang cart ni Nelly. Ito lang ang bibilhin mo? Tanong ni Reeve nang makita ang mga napiling bibilhin ni Nelly. Ha? Oo, ito lang Reeve. Si Nelly. Are you sure sapat na yan? Paniniguro pa ni Reeve. Oo nga, giit naman ni Nelly. Akala kasi ni Reeve kung ano ang bibilhin ni Nelly. Pero yun pala, mga school supplies lang. At napailing na lang si Reeve dahil hindi man lang umabot ng 1,000 ang ginastos niya. Uuwi na tayo? Tanong ni Reeve nang makalabas sila sa bookstore. Wala naman na akong bibilhin. Wika ni Nelly. Wala kang gustong gawin? O ibang bilhin? Giit pa ni Reeve. Baka maubos natin yung pera mo, Reeve. Si Nelly. Reeve scoffed. Sige na, anong gusto mong gawin? Encourage ni Reeve kay Nelly. Bakit mo ba ito ginagawa, Reeve? Tsaka saan ba galing yung pera mo? Nagnakaw ka ba dun sa bangko? Naku, baka makulong tayo dyan ha? Sinasabi ko sa'yo, may birong untag ni Nelly kay Reeve. Hindi. Hindi ako nagnakaw, Nelly. Tsaka isipin mo na lang na ito yung ganti ko sa kabutihan mo sa'kin. Salamat sa pagtulong sa'kin. Kahit gipit ka sa mga panahong yun, Nelly. Si Reeve. Ilang beses ko na bang sasabihin sa'yo na hindi ko naman ginawa yun para gantihan mo rin ako. Hindi kita tinutulungan dahil may kapalit. Hindi naman kasi lahat ng bagay ay kailangan ng kapalit. Saad ni Nelly. I know. Alam kong mabait lang talaga kayo ng tatay mo. And this is me, saying thank you and to your father. Wika ni Reeve. Sige na nga. Dahil mapilit ka, mag-grocery na lang tayo pang New Year's Eve natin. Si Nelly. Saglit na natigilan doon si Reeve. At mas nawindang si Reeve nang kunin ni Nelly ang kanyang kamay at saka siya nito hinila tungo sa grocery store. Hindi mapigilan ni Reeve ang pagtitig sa kanyang kamay na hawak-hawak ni Nelly. Ang kanyang malaking kamay ay hawak ng maliit na kamay ni Nelly and he's not complaining. As much as Reeve wants to ignore his mad heart, pero tila nababaliw sa tambol noon. Gustong bawiin ni Reeve ang kamay ng dalaga sa kanya. Kaso hindi niya yun magawa. Inayos ni Reeve ang kanyang face mask
Gamit ang libre niyang kamay at hinayaan na lang ni Nelly na hawak ang kanyang kamay. Nagmistulang mag-asawa ang dating ni Nariv at Nelly habang namimili. Si Riv kasi ang tagatulak ng pushcart, habang si Nelly ang namimili sa kanilang mga kailangan sa New Year's Eve. Paminsan-minsan din kasing tinatanong ni Nelly si Riv sa opinyon nito. Pagka-uwi ni Nariv at Nelly, tuwang-tuwa naman ang babae habang tinatahak nila ang daan patungo sa bahay nila Nelly. Si Riv na ang nagdala sa mga pinamili nila dahil madami din yun at mabigat. Ngayon lang ata ako nakapag-grocery ng ganito kadami, Riv. Salamat talaga ng marami sa'yo. Sana hindi ka nagsisi sa binayad mong 10,000 dun sa mall. Tuwang-tuwang komento ni Nelly. Napailing naman si Riv. Kung tutuusin kasi ay maliit na halaga lang yun kay Riv. Ni hindi nga yun nakayanig sa kanyang perang dala. It's nothing, Nelly. Masaya ako na napasay rin kita. Untag ni Riv. Nang marinig yun ni Nelly mula kay Riv ay tila ginapangan siya ng kakaibang init sa kanyang pisngi. Batid ni Nelly na walang ibang ibig sabihin si Riv sa kanya at ayaw niya ring lagyan ng ibang kahulugan ang sinabi nito. Kaso, iba ang nararamdaman ng kanyang damdamin. Kalma, Nelly. Suway na lang ni Nelly sa kanyang sarili. Ang tuwa ni Nelly at kilig ay napalitan ng pagtataka nang makapasok sila sa kanilang bahay. Tila nanibago si Nelly na makita ang bagong kagamitan nila sa bahay. Ang dating lumang sofa nila ay napalitan ng bago at malambot na sofa. Ang kanilang maliit na lumang ref ay napalitan ng bago. Iilan lamang yun sa mga nabago sa loob ng bahay nila Nelly. Teka! Pigil ni Nelly kay Riv. Ha? Si Riv naman. Parang maling bahay yata yung napasukan natin, Riv. Parang hindi naman to yung bahay namin, di ba? Wika ni Nelly. Natawa si Riv sa naging reaksyon ni Nelly. Nope, ito yung bahay niyo, Nelly. Come on, kailangan pa nating i-arrange sa ref niyo yung pinamili natin. Wika ni Riv kay Nelly. Pero kasi... Aalma pa sana si Nelly kay Riv nang lumabas si Nanding sa silid nito. Anak, Riv, nandito na pala kayo. Si Nanding. Tang, anong nangyari sa bahay natin? Bakit ganito ang itsura ng bahay natin? San galing ang mga to? Gulong saad ni Nelly. Naabot ni Nanding ang batok at saka tumingin kay Riv na naglalagay ng mga grocery sa ibabaw ng table na bago rin. Anak, may mga tao kasing dumating dito kanina sa bahay habang wala kayo ni Riv. Pinadeliver daw ito ni Riv para sa atin. Kwento ni Nanding sa anak. Nagtatanong ang mga mata ni Nelly na tinignan si Riv na parang wala lang. Nang hindi na makatiis si Nelly ay nilapitan na niya si Riv. Riv, ano tong mga to? Kumpronta niya sa lalaki. Saglit na sumulyap si Riv sa mga bagay na pinadala niya. It's my gift for you and for Mang Nanding, Nelly. Simpleng sagot ni Riv kay Nelly. Regalo? Riv, anong klaseng mga regalo to? Para namang pinakyaw mo yung buong mall. Wika ni Nelly. Kung kasya lang sana sa bahay niyo, ginawa ko na. Tugon naman ni Riv. Nakalmot ni Nelly ang mahabang buhok sa pagkabigo at saka ginuluto. Si Riv ay amused lamang na nakatitig kay Nelly. Riv, di naman kailangan nito. Ang mamahal nila, ang dami pa. Himutok pa rin ni Nelly. Problemado pa rin siya sa mga pinadalang gamit ni Riv. Tumikhim si Riv. Itinungkod niya ang siko sa sandala ng upuan na nasa kanyang harapan bago sinulyapan si Nelly. Magulo na ang buhok ni Nelly at halatang wala na sa mood, ngunit sa mga mata ni Riv ay cute pa rin si Nelly. Hindi matukoy ni Riv kung kailan siya huling humanga sa isang babae, pero kakaiba si Nelly para sa kanya. Uuwi na ako. Pagbasag ni Riv sa katahimikan nila ni Nelly. Ang kamay ni Nelly na nasa kanyang ulo ay kanyang naibaba at may gulat sa kanyang mga mata na binalingan si Riv. Uuwi ka na? Utal na wika ni Nelly. Masyado na akong naging pabigat sa buhay niyo, Nelly. Kaya napag-isipan kong umuwi na kung saan ako galing. Wika ni Riv. Humingang malalim si Nelly at saka napakagatlabi. Gulat na gulat pa rin siya sa sinabi ni Riv. Kaya mo ba binili ang mga to, Riv? Dahil aalis ka? Pinadalhan mo kami ng mga bagay na to dahil aalis ka? Punto ni Nelly. Dahan-dahan ang pagtangu ni Riv. Walang hiya ka pala eh.
Si Nelly ay nilalabanan ang mga luhang nagbabadyang kumawala. Sinamahan mo pa akong mamili ng pang New Year's Eve tapos... Nalunok lang ni Nelly ang sasabihin nang bigla siyang niyakap ni Reeve. Hinagod nito ang kanyang likod. Somehow, Reeve feels something weird na makita niyang lumuluha si Nelly. Umiyak si Nelly sa dibdib ni Reeve. Hindi aakalain ni Nelly na sa loob ng maliit na panahon ay mapapalapit siya kay Reeve ng gusto. Alam ni Nelly na minsan ay masyado siyang makulit para kay Reeve at hindi rin siya nito naiintindihan minsan. Ngunit magaan pa rin ang loob niya dito kahit puro ikot lang ng mata ang nakukuha niya. Thank you so much, Nelly. Hinding-hindi kita makakalimutan. Pati na si Mang Nanding. Tatanawin kong utang na loob sa inyo tong pangalawang buhay ko. Litanya ni Reeve. Si Nanding na nakikinig lang sa usapan ni Nelly at Reeve ay napabuntong hininga na lamang. Tumuloy si Reeve sa pag-alis niya sa tahanan ni Nelly. Masyado na kasi siyang maraming trabaho na naiwan at parang naging komportable na siya sa pamumuhay sa tahanan nito, which is wrong for him. Alam din kasi ni Reeve na peligro lamang ang dadalhin niya sa buhay ng mga ito. Suot ang itim na face mask at bull cap para hindi siya makilala. Tinahak ni Reeve ang makitid na daan tungo sa daan kung saan nakaparada ang sasakyang naghihintay sa kanya. Natawagan na kasi ni Reeve ang kasamahan niya. Nakayuko lamang si Reeve habang naglalakad at sumasagi sa isip niya ang luhaang mukha ni Nelly. Sanay siyang palangiti ang dalaga kung kaya't nahahabag siya na makita itong umiiyak. Labis ang kanyang pag-aalala sa dalagang iniwan. You are better off without me in your life, Nelly. Reeve murmured to himself. Ngunit naputol ang pag-iisip ni Reeve kay Nelly nang may isang lalaking bumangga sa kanyang balikat. Putik! Tumingin ka sa dinadaanan mo! Ang pagalit na wika ng lalaking nabunggo ni Reeve. Hindi na lamang umimik si Reeve dito. Ano? Hindi ka! May biglang sumingit kung kaya't naputol din ang lalaki. Pre, huwag mo nang patulan yan. Hindi yan ang sadya natin ngayon. Awat ng isang kasamahan ito. Nakakapikon lang kasi. Untag naman ang lalaking nakabunggo ni Reeve. Tara na pare, alam mo naman ang sinabi ni boss, diba? Gusto niya ng mabilis na trabaho. Kaya tara na, kailangan nating mahanap ang bahay ng babaeng to. Saad ng isang lalaki. Nagpatuloy sa paglalakad ang lalaki at doon naiangat ni Reeve ang kanyang ulo. Nabilang niya ang mga lalaki at nasa apat ito. Tumalikod naman si Reeve at nagpatuloy din sa kanyang paglalakad nang kusang huminto ang kanyang mga paa at napalingon sa tinahak na daan. Napamura si Reeve at kaagad na tumakbo pabalik sa bahay ni Nelly. Naalala ni Reeve ang mga boses ng mga lalaki. Ito ang mga lalaking humahabol sa kanya noong December 24. And he can't be wrong. Kumabog ng husto ang dibdib ni Reeve nang makarating siya sa labas ng bahay ni Nelly at may mga kalabog sa loob ng bahay. Napalingon si Reeve sa kalapit na bahay ni Nelly at napansin niyang unti-unti nang nakikiusyoso ang mga tao. Mabuti na lamang at may biglang nagpaputok ng mga fireworks. Tulong! Ang naabutang sigaw ni Reeve mula kay Nelly nang makapasok siya sa bahay nito. Walang inaksayang panahon si Reeve at tila ng dilim ang paningin nang makita ang ilang pasa sa mukha ni Nelly at si Mang Nanding naman ay nakadapa na sa sahig. Pinagtulungan ng apat na lalaki si Reeve, ngunit sa liksi at bilis ng kilos nito ay napatumban niya ang mga ito. May isa pa sanang lalaki na bubunot ng armas, ngunit kaagad din naman itong napatamaan sa isang patid ng paa ni Reeve. Reeve! Nanginginig na wika ni Nelly. Dinaluhan ni Reeve ang nanginginig na dalaga at niyakap ito. Kita ni Reeve na basag na ang mga gamit nito sa bahay. Shh! It's alright. Nandito ako. Ang pagpapakalma ni Reeve kay Nelly at saka pinataka ng halik ang noon nito. Boss! Anas na isang lalaking bagong dating. We need to evacuate. Hindi na sila pwede dito. Wika ni Reeve sa lalaking dumating. May pag-aalalaman sa mga mata ng lalaki ngunit sinunod pa rin ito si Reeve. Inakay nito palabas si Mang Nanding habang si Nelly naman ay karga ni Reeve sa bisig nito na tila bagong kasal. Ako na po ang magbuhat sa kanya, boss! Wika ng panibagong lalaki na isa rin sana sa sumundo kay Reeve. No need. I'm the one who's allowed to touch her. Matigas na wika ni Reeve. Tulala si Nelly sa buong biyahe nila tungo sa bahay ni Reeve. Paulit-ulit na naglalaro sa isip ni Nelly ang nangyari sa kanilang bahay.
Ilang oras na lang at New Year's Eve na, pero gulo ang sumalubong sa kanila. Napahawak na lang si Nelly sa kanyang sentido nang bigla itong pumitik. Marahan na kinabig ni Reeve si Nelly tungo sa kanya at pinasandal si Nelly sa kanyang dibdib. Ramdam ni Reeve ang panginginig ni Nelly at alam ni Reeve kung ano ang pakiramdam noon. Minsan na rin kasi siya sa posisyon nito. Minsan na rin siyang nakaramdam ng takot at pag-aalala. Hindi mawaglit sa utak ni Nelly ang biglang pagsugod ng mga armadong lalaki sa kanilang bahay at pinagbabasag ang kanilang mga gamit. At ang labis ding nagpatakot kay Nelly ay nang tangkain ng mga armadong lalaki na barilin ng kanyang kawawang ama. Hinding-hindi na niya kakayanin na mawalan pa ulit ng isang magulang. Bibi, pukaw ni Reeve kay Nelly nang makarating sila sa kanyang mansyon. Nelly? Nel? Tawag ulit ni Reeve kay Nelly nang hindi kumibo ang babae. Kumuyom ang panga ni Reeve. Nandidilim ang kanyang paningin sa dinulot na trauma kay Nelly dahil sa nangyari. He is also blaming himself dahil kung hindi siya dumating sa buhay ng babae, hindi rin malalagay sa panganib ang buhay nito. Nelly? Sa muling pagtawag ni Reeve kay Nelly ay doon lang napakurap si Nelly. Napatitig si Nelly kay Reeve at ilang sandali pa ay humagulhol na ang babae. Walang ibang nagawa si Reeve kung hindi ang yakapin si Nelly. Natatakot ako! Natatakot ako, Reeve! Hagulhol ni Nelly at kumapit ang mga kamay nito na nanginginig sa damit ni Reeve. Ang mga tauhan ni Reeve na kasama nila sa sasakyan ay tila nakakita ng multo sa kanilang nasaksihan. Hindi pa nila nakitang ganun ka-concern ang kanilang amo sa isang tao, lalo na sa isang babae, kung kaya't kagulat-gulat ang senaryong kanilang nakita. Leave us alone. Munting utos ni Reeve sa kanyang mga tauhan. Nakasama nila ngayon sa kotse. Isang yuko naman ang ginawa ng mga tauhan ni Reeve bago ito nagsilabasan sa kotse. Magbantay na lamang ang mga ito sa labas ng sasakyan kung saan lulan si na Reeve at Nelly. Reeve, ang tatang ko! Si tatang Reeve! Lita niya ni Nelly. Kumalas si Reeve sa kanilang yakapan at kinulong ang mukha ni Nelly gamit ang kanyang malaking palad. Relax, baby. Pag-alo ni Reeve sa nanginginig na si Nelly. Nilibot ni Reeve ang paningin sa loob ng kotse at nang may nakita siyang bottled water ay kanya itong kinuha at saka binuksan upang makainom ng tubig si Nelly. Agad namang tinanggap ng dalaga ang tubig na binigay ni Reeve at saka niya ito nilagok. Nangangalahati rin si Nelly doon. Pumasok muna tayo sa loob. Wika ni Reeve na makitang unti-unti nang nahihimasmasan ang dalaga. Si Nelly na mukhang doon lang nag-sink in sa kanyang utak kung nasaan siya ay napalingalinga sa kanyang paligid at sa labas ng sasakyan. Unti-unti ay nagtagpo ang kilay ni Nelly at may pagtatakang binalik ang mata kay Reeve. Dumapo ang mata ni Nelly sa mga kamay ni Reeve na nakahawak sa kanya. Muling tumingin si Nelly sa mga mata ni Reeve at hindi mapirmi. Nasaan tayo? Usal ni Nelly. Nandito tayo sa bahay ko. Ang sagot naman ni Reeve. Ha? Si tatang? Nasaan siya, Reeve? Bakit tayo lang yun nandito? Sunod-sunod na wika ni Nelly. Pinisil ni Reeve ang kamay ni Nelly. Nasa loob na sila ng mansyon. By now, baka ginagamot na ng mga tauhan ko ang konting galos ni Mang Nanding. Wika ni Reeve. Nakahinga ng maluwag doon si Nelly. Gusto ko makita si tatang. Si Nelly. Okay. Si Reeve at saka inakay si Nelly palabas ng kotse. Hanggang sa pagpasok sa loob ng mansyon ni Reeve ay hawak-hawak niya si Nelly. Nagkanya-kanya namang bulungan ang mga tauhan ni Reeve na makita ang amo na may kasamang babae at mukha pang anghel ang kanilang amo. Malayong malayo sa kanilang amo na kilala. Dinala si Nelly sa living area. Con, pakikuha ng first aid kit. Bilis! Si Reeve sa kanyang tauhan na nasa labas. Si Nelly naman ay manghang-mangha sa kanyang mga nakikita sa loob ng mansyon ni Reeve. Maliban kasi sa maganda ito, puno rin ang mga kumikinang na palamuti ang bahay. Ito, boss. Ang tauhan ni Reeve na si Con at saka binigay kay Reeve ang first aid. Tahimik na ginamot ni Reeve ang konting galos sa kamay ni Nelly at nilagyan din niya ng cold compress ang kamay ng dalaga na may pasa. Nais na sanang itanong ni Nelly kay Reeve ang tungkol sa mga taong sumugod sa kanilang bahay nang dumating ang kanyang tatang Nanding. Umiyak na naman si Nelly na makita ang ama. Binigyan ni Reeve ng privacy ang mag-ama na makapag-usap sa pamamagitan ng pagpunta sa kanyang kusina. Bigyan niyo na makakain ng bisita sa sala. Utos ni Reeve sa isang maid. Opo, sir.
Sagot ng maid sa bayuko kay Riv. Mag-isang umiinom si Riv sa kanyang kusina. Nang may biglang tumawag sa kanya. Ano number yun at ayaw sanang sagutin yun ni Riv kaso hindi ito tumigil sa kakatawag sa kanya. Finally! Ang boses sa kabilang linya. Humigpit ang pagkakahawak ni Riv sa kanyang telepono na makilala niya ang boses na nasa kabilang linya. Anong kailangan niyo? Bakit kayo tumatawag sa anak niyong gusto niyong patayin? Kumpronta ni Riv sa kanyang ama. I don't intend to kill you, Riv. Gusto lang kitang turuan ng leksyon. Gusto kong ipakita sa'yo kung sino ang kinakalaban mo kung tumalikod ka sa grupo. You're nothing without me, Riv. Asik ng ama ni Riv sa kabilang linya. I'm sorry, Dad. I can live without you. Kaya ko na wala ka. At kapag sinabi kong kaya ko. Madiing wika ni Riv. At huwag na huwag kang mandamay ng tao na walang kinalaman sa away natin, Dad. Ako ang gusto mo. Ako lang ang guluhin mo. Huwag kang mandamay ng iba. Ano nang nangyari sa'yo, Riv? You're not like this. Ang ama ni Riv. Dahil hindi na ako yung dating Riv, Dad. Hindi na ako ang dating Riv na pinalaki mo para maging sunod-sunuran. Nanggigit-git ang ngipin ni Riv. Nagkamali ka ng taong kinalaban, Riv. Kilala mo ako. May pagbabantang wika ng ama ni Riv. Kaya alam ko din kung paano ka kakalabanin, Dad. Dahil kilala kita. Ang ganti naman ni Riv at saka pinatay ang tawag. Malakas na binagsak ni Riv ang telepono sa ibabaw ng island counter at huminga ng malalim. Napasuntok siya sa walang kamuwang-muwang na island counter. Riv, mahinang tawag ni Nelly. Doon napatigil si Riv at sa isang iglap ay naging maaliwalas ang mukha nito. Lumapit si Nelly kay Riv. Uuwi na siguro kami ni Tatang, Riv. Wika ni Nelly. No, hindi mo na kayo uuwi namang nanding Nelly. Pigil naman kaagad ni Riv kay Nelly. You will stay here hanggang hindi pa safe sa labas. Pagpapatuloy ni Riv. Kinagat ni Nelly ang ibabang labi at pinaglaruan ng mga daliri. Hindi ko alam, Riv. Hindi ko alam kung anong nangyayari. New Year eh. New Year sana. Aalis ka na sana sa amin. Iiwan mo na sana kami tapos. Tapos. Hindi matapos-tapos ni Nelly ang sinasabi dahil umulan na naman ng luha ang kanyang mga mata. I'm sorry, baby. Sorry. Sorry kung dahil sa akin nadamay ang tahimik yung pamumuhay ni Mang Nanding. Alo ni Riv kay Nelly. Kumalas si Nelly sa pagkakayakap ni Riv. Tigilan mo na nga ang kakatawag sa akin ng baby, Riv. Hindi mo ko kapatid. Wika ni Nelly. Kanya kasing napansin na panay ang tawag ni Riv sa kanya ng baby. Pero gusto ka tang tawagin sa ganyan. Wika ni Riv. Pero hindi mo nga ako kapatid. Napatigil si Nelly. Pinutol ni Riv si Nelly. Hindi rin kita gustong maging kapatid, Nelly. Hindi ko nais halikan at angkinin ka kung gusto ka tang maging kapatid. Seryosong saad ni Riv. Nanlalaki naman ang mga bilugang mata ni Nelly. Riv? Sinabi mo kanina na aalis ako sa bahay niyo. Naiiwang kita. Hindi ko gustong iwang ka, Nelly. Hindi ko gustong umuwi sa tunay kong buhay. Pero iniisip kita. Iniisip ko ang kalagayan mo kapag ipinagpatuloy kong gusto ko. Nais kong umuwi kasi ayaw kong madamay ka sa magulo kong mundo. Pero nangyari na ang kinatatakutan ko. Wika ni Riv. Riv? Si Nelly na tanging pangalan lang ni Riv ang nauusal. Gusto ka ta, Nelly. Mahal kita. Wala sana akong balak aminin to sa'yo at umalis na lang sa buhay mo kaso. Mahal din kita, Riv. Putol ni Nelly kay Riv. Saglit na umawang ang bibig ni Riv at saka kinabig si Nelly papalapit sa kanya. Ginapos ni Riv ang kanyang braso sa maliit na bewang ni Nelly. Say it again. Suyo ni Riv kay Nelly at hinaplos ang pisngi nito. Halos manginig si Nelly sa paglandas ng kamay ni Riv sa kanyang balat. Mahal. Mahal din kita, Riv. Ang wika ni Nelly na sinundan naman ni Riv ng pag-angkin nito sa labi ni Nelly. Tila uhaw na uhaw si Riv sa mga labi ng dalaga at para bang dun lang siya kumukuha ng lakas. Mapupusok at mapangangkin ang bawat halik ni Riv kay Nelly. At si Nelly naman ay nagpapaubaya lang din kay Riv.
Sa pagsapit ng bagong taon sa kabila ng panganib na hinarap ni Nelly, natagpuan niya naman si Reeve. Si Reeve ang kasama niya sa kanyang bagong taon at sa mga susunod pang mga araw. Anak, tawag ni Nanding sa kanyang anak. Tang, sagot naman ni Nelly. Anak, pansin ko ang pagiging malapit ninyo ni Reeve. May pag-aalinlang ang usal ni Nanding sa kanyang anak. Tang, nobyo ko na po si Reeve. Huwag niyo po sana akong pagalitan, Tang. Ang putol-putol na wika ni Nelly ay sinapawa ng kanyang ama. Ayos lang anak, hindi mo kailangang magpaliwanag. Ang akin lang ay handa ka na ba sa mga ganitong bagay? Alam mo naman na ang layo ng agwat ng buhay natin ni Reeve. Wika ni Nanding. Napatango doon si Nelly. Alam ko naman po ang agwat ng buhay namin ni Reeve, Tang. Kaya nga po nagsisikap din ako para sa atin. Masayang wika ni Nelly. Masaya ako para sa iyo, anak. Sana hindi ka saktan ni Reeve. Wika ni Nanding. Lumipas ang mga araw at naging komportable na rin si Nelly sa paninirahan sa bahay ni Reeve. Nagpatuloy siya sa kanyang pagre-review at suportado naman doon si Reeve. Ang katok sa pintuan ng kanyang kwarto ang nagpapukaw kay Nelly sa kanyang malalim na pag-aaral. Baby? Wika ni Reeve at tinungaw ang ulo sa pintuan. Pumasok naman si Reeve sa kwarto ni Nelly nang makita ang dalaga. Bakit hindi ka pa natutulog? Paglalambing ni Reeve kay Nelly. Ginawaran naman ni Reeve si Nelly ng isang malalim na halik bago ito binuhat at dinala sa kama. Kinandong ni Reeve si Nelly. Hiwalay ang kanilang kwarto. Pero madalas siyang pasukin dito ni Reeve. Sa mga ganitong oras kasi mas active yung utak ko na mag-aral. Wika naman ni Nelly at niyakap ang mga braso sa liig ni Reeve. Ang mga ekspertong kamay ni Reeve ay unti-unting gumapang sa suot na damit ni Nelly. Reeve, si Nelly na nagpipigil hininga. I wanna touch you. Paos na untag ni Reeve. Reeve, tanging sambit ng dalaga. Hanggang sa magtagpo na ang kanilang mga labi. Ang dapat sana'y halikan lamang ay nauwi sa isang mainit na pagsasalo sa isang gabi. It was Nelly's first kaya naman hindi niya batid ang sakit nun hanggang sa pag-angkin ni Reeve sa kanya. At kinabukasan mas lalong sumama ang pakiramdam ni Nelly. Nilagnat siya dulot ng ginawa nila ni Reeve. Ano ba to? Hindi ko naman alam na nakakalagnat pala yun. Nell? Nag-angat ng tingin si Nelly sa taong pumasok sa kanyang kwarto. Si Reeve yun na may dalang tray ng pagkain. I'm sorry baby. I know naging mapusok din ako kagabi. It's my fault. Nilagnat ka. Wika ni Reeve nang nilapag nito ang pagkain. Nag-init ang mga pisngi ni Nelly. It was all joy and satisfaction for her. Bumangon si Nelly mula sa kanyang pagkakahiga. It's okay, Reeve. Kapwa naman natin yung ginusto. Wika ni Nelly. Kinuha ni Reeve ang kamay ni Nelly at saka yun hinaggan. I love you, Nelly. I love you so much. Madamdaming saad ni Reeve kay Nelly. Mahal din kita, Reeve. Tura naman ni Nelly. Lumipas sa mga araw hanggang si Mang Nanding ay nagtrabaho na rin sa bahay ni Reeve. Tinututulan yun ni Reeve kaso may paninindigan din si Nanding. Naging hardinero si Mang Nanding sa bahay ni Reeve at si Nelly sana ay magtatrabaho din kaso hindi na yun talaga pinayagan ni Reeve. Pinaghanda na lamang ni Reeve si Nelly sa upcoming examination nito. Boss, nakikita namin gumagalaw na naman yung papa mo. Nung nakaraan may nakita kaming kotse na nakaparada ilang metro mula dito. Parang binabantayan ng mansyon, boss. Wika ng isang kasamahan ni Reeve. Bantayan niyo ang mansyon, lalo na si Nelly at ang papa niya. My girlfriend's safety and her father is your top priority, Con. Ako na ang bahala sa ama ko. I will handle him my own. Si Reeve. Areglado, boss. Wika ni Con. Pero lingid sa kaalaman ni Reeve at ni Con, hindi intenso ni Nelly na makinig sa usapan ng mga to. Walang balak si Nelly na makinig sa usapan na may usapan. Kaso narinig niya ang kanyang pangalan at nakuha nun ang kanyang atensyon. Wari nakakita ng multo si Con nang paglabas nito ay bumungad sa kanya si Nelly. Walang alinlangan na pumasok si Nelly sa opisina ni Reeve. Ma'am, lumabas muna po kayo. Let her, Con. Ang agap naman ni Reeve kay Con. Umalis ka muna. Si Reeve kay Con. Nang isara ni Con ang pintuan ay diretsong kinumpronta ni Nelly ang nobyo na si Reeve. Hindi ko maintindihan, Reeve. Oo, nobyo kita. Pero di kita kilala.
Pinatira mo ako sa bahay mo, kami ni Tatang. Sinabi mong hindi paligtas sa labas. Pero hindi mo naman sinabi kung bakit. Reeve, sino ka ba talaga? Boyfriend ba talaga kita? Girlfriend ba talaga ang tingin mo sa akin? Hinihingal pa na wika ni Nelly sa boyfriend. Nanlaki ang mga mata ni Reeve. Nagulat sa bigla ang pagbuhos ng emosyon ng nobya. Nelly, mahinang usal ni Reeve at hahawakan na sana ang kamay ni Nelly. Kaso, inilag na ni Nelly ang kamay bago pa ito mahawakan ni Reeve. Sagot mo ang kailangan ko, Reeve. Si Nelly. Sanay si Reeve na laging nakangiti at masiglahin si Nelly. Kung kaya't halos hindi magkamayaw ang pintig ng kanyang dibdib. It was the first time he felt that kind of fear. Na para bang mawawalan siya ng lakas at nawala ng abilidad sa pagsasalita. Laylay ang balikat ni Reeve na sumandal sa kanyang office table. Itinukod niya ang dalawang kamay sa gilid ng table bago nagsalita. Masamang tao ako, Nelly. Panimula niya. Wala rin naman sigurong santo sa atin dito sa mundo. Ang pambabara ni Nelly kay Reeve. I mean, I am more sinner than you think I am, Nell. I kill people. I do illegal things. Pumikit si Reeve. Mamamatay tao ka? Reeve, utal-utal na wika ni Nelly. Nelly, I'm a mafia boss before. Nang nasa puder pa ako ng ama ko. I used to do that. Pinalaki ako sa ganoong paraan, Nell. Pinalaki ako ng ama ko para sumunod sa kanya pero kumalas din ako. Kumalas ako kaya ngayon ay hinahunting niya ako dahil gusto niya akong bumalik sa organisasyon. Paliwanag ni Reeve at nag-angat ng tingin kay Nelly. Hindi ko alam. Hindi ko alam kung paano ko to ititake lahat, Reeve. Wika ni Nelly. Gulong-gulo siya. Nalaman ng ama ko, Nell, ang tungkol sa inyo ni Mang Nanding. Pati ang relasyon natin. Kaya ngayon, pati kayo din nadamay niya. Kaya ayoko kayong pakawalan dahil hindi ko kaya kapag may mangyaring masama sa inyo. Litanya ni Reeve. Mahal na mahal kita, Nelly. At handa kong harapin at kalabanin ang ama ko kapag kayo nang dinamay niya. Si Reeve bago niya kapag naguguluhang si Nelly. Mahal na mahal kita, Nell. I'm a changed man now. Bulong pa ni Reeve kay Nelly at hinalikan ang ulo nito. Pagkatapos umamin ni Reeve kay Nelly, nagpasa siyang harapin ang kanyang ama. Kasama si Kon ay pumasok si Reeve sa lungga ng kanyang ama, gamit ang secret door ng bahay ng kanyang ama, matapos masiguro ang parameters. Ang kanyang ibang kasamahan ay nakabantay ilang metro ang layo mula sa bahay ng kanyang ama. Hindi na mahirap kay Reeve ang pasukin ng bahay ng kanyang ama, lalo na't dati siyang nakatira doon. Magbantay ka dito. Ako ang papasok. Ang bili ni Reeve kay Kon nang makarating sila sa isang kwarto. Ang kwartong yun ang paboritong kwarto ng ama ni Reeve. Tumango si Kon kay Reeve. Madaling na-decode ni Reeve ang passcode sa kwarto ng ama at saka siya pumasok na nakaangat ang dalawang kamay na may hawak na armas. Pero naibabari ni Reeve ang kamay na makita ang ama na mapayapang nakaupo sa swivel chair nito na parang may hinihintay. Dad, usal ni Reeve. Welcome home, son. Ang wika ng ama ni Reeve. Hindi ako nandito para bumalik sa organisasyon, Dad. Nandito ako upang tapusin na ang lahat. Wika ni Reeve. Then kill me first. Wika ng ama ni Reeve. Kinasa ni Reeve ang baril at saka yun itinuon sa ama. Umigting ang panga ni Reeve. Hindi mo magawa. Panghahamon ng ama ni Reeve sa kanya. Isang putok ang pinakawala ni Reeve pero sinadya niyang hindi tamaan ang ama. Dahil hindi ako kagaya niyo. Hindi ako nakatanggap ng pagmamahal ng isang ama sa inyo, Dad. Nakakagago lang dahil kahit sobrang sama mo, hindi kita magawang patayin. Muling naibaba ni Reeve ang armas. Dad, please, let me go. Tanggalin mo na itong nakagapo sa akin. Lalo ko nang magpakasal, Dad. Nakita ko na ang taong para sa akin. Nakita ko na ang magiging ina ng mga anak ko. Wika ni Reeve sa mababang boses. Umalis ka na, Reeve. Ang wika ng ama ni Reeve. Dad. Si Reeve. This place will burn down minutes from now. Saad ng ama nito. Dad! Namatay ang ina mo dito.
mamamatay ako sa lugar na to, Riv. And forgive me. Forgive me kung hindi ako naging ama sa'yo. Now, go, Riv! Sigaw ng ama ni Riv. Boss, may nadetect na mga bomba ang mga kasama natin sa labas. We need to go now. Ang pagsingit ni Cole at hinila ang amo palabas. Dad! At sa kauna-unahang pagkakataon ay ngumiti kay Riv ang kanyang ama. Parang wala sa kanyang sarili na hinila ni Con si Riv palabas ng bahay nito. At tamang pagkalabas naman ni Riv at ni Con sa mansyon ng ama nito ay sumabog ang buong mansyon. Tumilapon ang katawan ni Riv at Con nang walang nagawa kundi pagmasdan ng mansyong tinutupok ng apoy. Tila wala si Riv sa kanyang sarili nang mapasok ang kanyang mansyon. Riv! Usal ni Nelly na makita si Riv na wala sa sarili. Nel! Ang mahinang usal ni Riv. Sinugod ng yakap ni Nelly si Riv. Don't leave me, Nel. Hindi ko nakakayanin. Please. Pagmamakaawa ni Riv. Hindi ako aalis. Hindi kita iiwan, Riv. At sa unang pagkakataon ay umiyak si Riv sa balikat ng kanyang pinakamamahal. Ang babaeng kanyang unexpected na nakilala at unexpected din na kanyang naging kanlungan. Thank you for saving me, Nel. Ang madamdaming saad ni Riv at humigpit ang pagkakayakap niya sa katawan ni Nelly. After a couple of weeks, nailibing ng maayos ang ama ni Riv at napag-alaman din ni Riv na may taning na rin pala ang buhay ng kanyang ama dahil sa sakit nito. Sa kabilang dako, sa hindi malaman na dahilan ay walang gana si Nelly para sa lahat. Ang gusto niya lamang ay matulog ng matulog. Kailangan mong bumangon, Nel. Ang suyo ni Riv sa nobya. Kailangan mong kumain. Sunod na saad ni Riv. Tinakpan ni Nelly ang kanyang mukha gamit ang kumot. Ayoko nga sabi. Mainit namang tugon ni Nelly. It's already 10. Kailangan mong kumain. Nababahala na din si Mang Nanding sa'yo. Wika ni Riv. Pagod ako, Riv. Gusto ko pang matulog. Hindi ko alam. Pakiramdam ko may sakit yata ako. Wika ni Nelly. Tatawag ako ng doktor. Walang kagatol-gatol na saad ni Riv. Gusto mang tumutol ni Nelly ay agad na itong nakatawag ng doktor. Nang makarating ang babaeng doktor sa mansyon ni Riv, kaagad naman na inobserbahan ng doktor si Nelly. Si Riv na naghihintay na matapos ang pag-check up ng doktor kay Nelly ay hindi na mapakali. Riv, Nelly, wala kayong dapat ipag-alala. Ang nangyayari sa katawan mo, Nelly, ay natural lamang. Pahayag ng doktor kina Nelly at Riv. Anong natural, Dok? Anong ibig mong sabihin? Ayaw nga pong kumain ng girlfriend ko at mukha rong masama ang kanyang pakiramdam. Agap naman ni Riv. Riv, natural nga lang. Natural siya sa isang babae na buntis. Kumpirma ng doktor na kinatigil ni Riv at Nelly. Ha? Wika ni Nelly. Congratulations sa inyo. Dahil 3 weeks pregnant ka na, Nelly. Balita ng doktor. Hindi makapag-react doon si Riv at ilang saglit lang ay bumagsak na ang katawan ni Riv sa sahig. Nawalan ito ng malay. Gusot ang mukha ni Riv nang tuksuhin siya ng kanyang mga tauhan sa bahay. Nabalitaan kasi na mga ito ang nangyari sa kanya. Nabalitaan na mga to ang pagkahimatay niya nang malaman ito na buntis si Nelly. Huwag niyo akong matukso-tukso kung ayaw niyong mapatalsik sa bahay na to. Asik ni Riv sa mga tauhan niya. Inis na nag-march siya sa Riv tungo sa poolside ng kanyang mansyon nang maabutan niya si Nelly doon na nakahiga sa lounger at nakahawak ang palad sa kanyang tiyan. Lumapit si Riv kay Nelly at saka siya tumabi kay Nelly. Sinuklay ni Riv ang buhok ni Nelly. He was the happiest nang malaman niyang buntis si Nelly. Nawalan lang siya ng malay dahil sa gulat. I love you, Nelly. Wika nito sabay halik sa kanyang nobya. I love you too, Riv. Kumpisal din naman ni Nelly na siyang kinangiti ni Riv. Let's get married, Nell. Wika ni Riv na siyang kinagising ng tuluyan ni Nelly. Riv? Usal ni Nelly. Hindi kita inaayang magpakasal, Nell, dahil nabuntis kita. Actually, gustong-gusto ko nang gawin dati pa, pero ayaw katanggulatin. Hindi rin naman kita minamadali. Ang akin lang, gusto kong malaman mo na handa kitang pakasalan sa kahit saang simbahan na gusto mo. Handa kitang iharap sa altar, Nell, kahit sa kabila ng nakaraan ko.
sambit ni Reeve at umalik sa palad ni Nelly. Kaagad namang nagunahan sa pagpatak ang mga luha ni Nelly nang marinig ang kumpisal ni Reeve sa kanya. Hinaplos ni Nelly ang pisngi ni Reeve. Oo Reeve, papakasalan kita. Wika rin ni Nelly at humalik sa labi ni Reeve. Magkabilang mundo. Yan kung ilarawan ang buhay ni Reeve at Nelly. Mula sa kanilang pamumuhay, ugali at kinalakihan, magkaibang magkaiba silang dalawa. Pero nag-cruise at pinagtagpo silang dalawa. Hindi naging hadlang ang kahirapan, ugali at pagkakaiba nilang dalawa upang mahalin nilang isa't isa. Ang kanilang pagmamahalan ay nauwi nga sa simbahan. Pagkatapos manganak ni Nelly, sa kambal nila ni Reeve ay kinasal din silang dalawa. At yun ay yata ang pinakamaganda at pinakamasayang araw nilang dalawa sa tunay na buhay nila. Kasama ang anak nila. Wakas. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pakikinig. Binabati po natin ngayon si Ma'am Benilyn Manning from Arpili, Norlin Pascua from Riyadh, Abigail Liuveras from Bohol, Claudia Umbao from Mandawa City, at Lujan Encanto from Iloilo City. Maraming salamat po sa inyong pagtutok sa ating kwento ngayong araw. Hanggang sa muli, dito pa rin yan sa inyong inaabangang Cheer Siren.